Hi guys, salamat sa pagbisita nyo sa channel ko. Ang topic natin ngayon ay kung sulit ba bumili ng repong motor. Dahil nakakuha ako ng repong motor na Honda TMX 125 Alpha. Bali ang tinatakbo pa lang niya ay 3,000 kilometer, 2018 model. Yan. Bali ang mga issue niya, wala siyang susi. So nagpagawa ako ng susi. Wala siyang side mirror. Yun lang. Kompleto naman siya. Sa papel, nakarehistro pa. Yung pinaka bakal niya rito sa likod. Yan, yun dyan. Yung nakakabit dyan sa likod. Meron yan. Tinanggal ko lang. Pati yung tapalodong plastic doon sa may likod. Meron din yan. All in all, yung makina niya, transmission, brake, ilaw, lahat gumagana, walang problema. Bali, nakuha lang namin siya ng 38,000. Sulit ba? Kasi kung bibili kayo ng brand new, aabutin siya ng nasa 54,000. Kasi ang nakalagay sa Honda, diba, 51,000 pesos. Kaso, syempre, pagka kumuha kayo sa mga dealer, meron na rin silang mga patong. So, nakatipid ako. Oo, nakatipid kasi okay naman yung takbo niya, na testing ko na. May mga konting gasgas. Pero all in all, siguro 1 to 10, nasa 9. Bakit ako kumuha ng second hand na motor o na repo na motor kaysa sa brand new? Ang unang-unang dahilan dyan ay wala akong budget. Saka kailangan ko siyang magamit na agad. So bala ko kasing mag-angkas or lalamove. Kaya itong kinuha ko at least meron na siyang ORCR. Hindi mo na kailangan maghintay. Kasi pagka brand new, laging sinasabi ng dealer, 2 to 3 weeks lang daw lumalabas na yung papel, pero hindi yan totoo. Kadalasang lumalabas yung papel, kadalasan ha, 3 buwan bago nyo makuha. So kaya ang ginawa ko, naghanap ako ng repong motor na meron na siyang ORCR at syempre yung maayos pa yung kalagayan niya, hindi pa yung masyadong laspag, yung sariwa pa, para at least wala ka nang ipagagawa o konti lang ipagagawa mo. Siyempre pagka kumuha ka nito, ang una mong gagawin, kung hindi kayo marunong mag-check, ipa-check nyo na lang sa mekaniko, sa mga pinagkakatiwalaan yung mekaniko, tapos palitan nyo na rin siya ng langis para nakakasigurado kayo. Kasi siyempre hindi naman natin alam kung chine-change oil ba nung naunang may-ari yan. Tapos yung tangke, bago nyo gamitin, i-check-in nyo muna, baka mamaya may kalawang. Kung meron, linisin nyo na rin o kaya ipalinis nyo para sigurado. Tapos yung gulong nito, makikita nyo talagang makapal pa siya. Kaya hindi nyo na rin kailangan gumastos para sa gulong. Dahil makapal pa naman siya. Ayan o, makapal pa siya. Meron lang siyang mga kalawang kasi siguro matagal siyang na-stack, nauulanan, naaarawan. Kaya makikita nyo may mga kalakalawang na siya. Pero wala namang problema dyan dahil madali naman yan ayusin. Madaling linisin. Basta huwag nyo lang pabayaan. Saka siya nga pala, kung balak nyong bumili ng repo at pinag-iisipan nyo kung saan nyo siya gagamitin, kung gagamitin nyo ba siyang pang tricycle o pang single lang, katulad ko, ako single lang, so pinaplano kong palitan siya ng suspension sa likod kasi masyado siyang matigas para sa single. Kasi design siya talaga pang tricycle. So medyo matagtag yan at masakit sa katawan yan, sigurado.
Pero kung gagamitin nyo naman siyang pang tricycle, siguro ang maisasuggest ko, dagdagan nyo ng isa pang pares na suspension sa likod. Ayun lang ang maisasuggest ko. Tapos kung isi-single nyo siya, kung single nyo lang siyang gagamitin, yung rim, i-convert nyo siya sa 17 inches. Kasi para mas marami kang option na gulong na road tire. Kasi ito, hindi natin masasabi, baka madulas. Pero tingin ko naman, mukha nga kasi hard compound yung gulong niya eh. Talagang pang heavy duty. So mas maganda kung magpalit na lang tayo ng 17 inches. Para mas maganda o mas safe tayo. Kasi ng safety natin yung gulong. Kailangan makapit siya sa kalsada. Tapos sa sprocket naman, ang pinaka stock niya ay 15 teeth sa front sprocket. Tapos sa rear sprocket naman ay 44. So kung gagamitin nyo siyang pang single, wala siyang dulo. Kumbaga madali siyang, ano ba tawag dito? Malakas siyang humatak pero mababa ang top speed niya kung 44 yung likod. Kung single sinasuggest ko, palitan nyo siya ng 38 para meron pa rin siyang hatak. Saka meron siyang top speed. Pero kung ipang-tricycle nyo naman, kung sa patag lang, okay na rin tong stock kung patag. Tapos kung ang sakay nyo sa tricycle ay tatlong pasahero lang, pwedeng-pwede na yung stock. Pero kung yung katulad nung mga paakyat at madamihan ng sakay sa tricycle, maganda niyan palitan nyo ng 48 teeth yung likod para malakas siyang humatak. At sa susunod na video ko, ipapakita ko sa inyo yung specs, yung mga specs niyan. Yung top speed, yung fuel consumption, tapos magtatanong na rin tayo sa mga tricycle driver kung okay ba yung performance ng TMX 125 Alpha pagka meron ng sidecar. Yun lang, maraming salamat po ulit sa pagbisita. Kita-kita po ulit tayo sa susunod na video. Maraming salamat po.